Maparating na ako! Sino to? Sino to? Ako, bakit? Ang ginagawa mo sa anak ko, ha? Sinasamahan ko lang po. Sinasamahan? Tay! Samahan? Tay! Aray! Tay! Tama na po! Tama na! Tay! Tama na! Nagkaroon ng kasunduan sa barangay ang dating magkasintahang sina Arjen at Jeffrey na hindi na pwedeng lapitan ng binata ang dalaga matapos ang kanilang paghihiwalay. Pero ilang araw matapos nito, biglang naglaho si Arjen. Ano ang nangyari sa kanya? Sa biglang paglaho ni Arjen, hindi maiwasan ng amang si Albert na isipin na may kinalaman si Jeffrey Montales sa pagkawala ng anak. Naisisip ko na yung lalaki, baka lakas ng kutuntura siya lang yung kakausapin yung panahon na yun eh. Baka gusto lang nila magkaayos, ganyan. Dumulog po yung magulang ng ating victim na sinasabi nila na ito'y nawawala. Ang kanilang hinala ay maaring kinuha nitong ating respondent. Ipagbigay alam din sa pulisya yung pagkawala ng kanilang anak. Pero maging si Jeffrey, hindi na raw mahagilap ng pamilya. Nag-iisip na kami kung saan namin nahagilapin yung lalaki. Wala namang address yung lalaki. Pinunta namin sa barangay yung record ng blatter. Ang nakalagay lang na record doon, ano? May Kawaya, Bulacan. Yun lang ang address na linagay niya doon. Ikalabing apat ng Hunyo, tatlong araw matapos mawala si RG, nahanap ni na Albert ang social media account ng nakakatandang kapatid ni Jeffrey. Hello? Hello? Sino po sila? Ako si tatay ni Arjen. Nawawala kasi siya. Baka kasama ni Jeffrey yung kapatid mo. Alam mo ba kung nasaan siya? Agad namang nakipagtulungan ang kapatid ni Jeffrey, kina Albert. Ang ginawa ng kapatid, tinawagan kami ni Otol na alam niya na kung nasaan yung si Jeffrey. Mamaya, nagsinta ng GCash yung kapatid, lumabas na yung suspect. Huwag mo na buong isipin mo. Baka nagdaanan lang yung dalawa. Ayun na ho siya, oh! Hoy! Sumundin lang yung anak ko, ha? Nasaan ang anak ko? Hoy! Ha? Ate, ano to? Ate! Walang hiya ka? Saan mo din lalang anak ko? Saan? Wala po ako alam dyan. Matagal na po kami hindi nakikita ni Arjen. Ayon kay Albert, todo tanggi si Jeffrey na may kinalaman siya sa pagkawala ni Arjen. Kaya nung mahawakan na namin, tinatanong na namin kung nasa na yung si Jane. Puro siya tanggi, di niya alam, di niya kasama. O yun lang ang sasabi niya. Maging sa presinto, nung una, naging matigas si Jeffrey at itinanggi ang parata. Hey sir, wala na po kaming komunikasyon ni Arjen. Simula pa po nung isang linggo. Simula po nung pinablatter po nila ako, hindi ko na po siya nahusap. Hindi ako naniniwala. Saan mo siya dinala? Wala nga po akong alam. Kasi kung alam ko po, matagal ko na po sinabi sa inyo. Jeffrey, magsabi ka na ng totoo. Ano ba talaga nangyari? Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Ano problema mo, ha? Parang awa mo na. Pati ako nadadamay sa'yo, eh. Tinatanggi niya na magkasama sila nung biktima. Nasaan ba talaga siya? Nasaan siya? Hanggang sa isang revelasyon ang inilantad ni Jeffrey sa mga pulis. Pwedeng samahan mo kami, nasa siya? Bale, doon sa mismong sister niya o mami. Sister niya namin alaman, din tinanong rin namin yung mismong tao na yun na sinabi na kung saan niya binaon yung babae. Sa puntong yun, nagsanib puwersa ang Quezon City Police Station 3 at Caloocan City Police Station North Extension Office para mahanap ang nooy nawawala pa rin na si Arjen. Nagdesisyong umuwi muna sa bahay ang magulang ni Arjen na sina Albert at Melissa.
Sige, turun mo isa. Nang hukay ng mga otoridad,